bago tayo magsimula, magpi-flex muna si... Ayan, o. Oh. Hello mga Karki, and welcome sa isa na namang video. And for today, bago tayo magsimula, magpi-flex muna si... Ayan, o. Oh. Lalo sa isang live stream natin, meron nag-comment, no? Ano? Maganda daw yung chest mo. Ano daw yung workout routine mo? Ano nga ba? Wala, gym. Tapos kung ano sabihin ng coach ko, kasi eh, physical, ano to, meron akong... Fitness instructor. Fitness instructor. So, ano sabihin ni coach yun? Kasi he customizes eh. So, kumbaga, depende sa katawan, genetics, ganyan. So, yun. Sumusunod lang ako. Parang financial plan din eh, no? Oo, mas maganda kung merong customize. Hmm. No? Tsaka ano, dapat matulog para yung tubo ng muscle. Maganda. Oo. Actually, madalas ko rin naririnig yan sa mga fitness sa professionals na napaka, ano bang tawag doon, underrated? Rated. Stated? Ng sleep. Isa yan sa mga napaka-importante para maging healthy, not just physically, but also mentally or emotionally. Yeah, oo. Oh, yung mga stress hormone, yung nawawala, tapos yung memory mo, yung for the day, naka-flash out yung toxic, yes. Ano, ng not just yung katawan but yung sa brain daw, naka-flash out. And also pag if you're bodybuilding, di ba? Doon din nag-grow yung muscles mo pag nasa nag-rest ka. Which brings us to the topic of this video, which is the financial benefits of being physically fit. Okay. Yan. Bukod sa you look better and younger. Oh yeah, so, unahin na natin yung mga obvious benefits. Obvious. Oh, yan. Sige, you look better, ganyan. You look better for your age, ha? Ay, minsan minsan pag nagtataka ko, nakakateke pa tayo ng mga talaga, sir. Para mga 10 years younger pa. That was a few. So, parang relative to your age, you know, you look better, you look younger. Of course, syempre, hindi naman sa pag-ano, pag maganda yung presentation mo, di ba? Then, people would really, ano, kumbaga para may unfair advantage yung mga physically attractive, I would say, no? When it comes to convincing people or making people listen to them. At saka yung confidence din. Yung confidence, yung tayo mo, di ba? Kasi, syempre, yung mga muscles mo, develop, so... Mas maganda yung posture mo, Mas maganda yung posture, ayan. So, tapos yung pagkakuba, nawawala. So, kumbaga, when you talk, ganyan, when you present yourself to people, you become more confident. So, kumbaga, in terms of deals, you close deals, may advantage ka pag magka-close na. Kasi, mukha kang confident, eh. Mm-hmm. Saka yung presence mas mo. Mas madali ang, ano mo, mga sales. Oo, yung mga business. Saka, syempre, kapag, for example, may kukuha sa'yo as consultant or as speaker, parang, oy, iba yung tindig, confident, ganda lang tayo. Di ba? Mm-hmm. Ganda. Kumbaga, hindi naman sa pag-ano, pero may package. Mm-hmm. Yun. Yeah, we have to accept the reality na most people or a lot in society, people tend to transact more or pay more attention sa mga socially accepted na gusto ko maging ano eh, no? Politically correct, no? Kasi pangit sabihin yung ano eh, yung so yung socially yung mga biases accepted na ito yung maganda para sa kanila, or ito yung guwapo para sa kanila. Parang the usual. Parang kaya nga sa mga resume daw, bawal na maglagay ng picture para hindi magkaroon ng bias towards ano yung physical appearance ng mga tao. But in any case, especially if you're in the sales industry, nagbebenta ka, or frontliner, mga bakero na nasa branches, ganyan. So may financial benefits siya kasi you get More sales. You get more clients. You get promoted as a result. Yeah, actually. Di ba? So, yun. May, kumbaga, that's the benefit of the packaging. Pero, syempre, kung maganda nga packaging mo, pag kinausap ka naman, syempre, that's another thing altogether. Yeah. Di ba? So, yung physical appearance that will get people to the door. Yes. But, what would make you stay in the door? Or, what would make them come inside? Oh, is
yung ano na, ayan, skills mo and yung intellect. Okay. Yes. But more than that, yung sa packaging, okay, kapag ka physically fit ka rin kasi, like for example, sa insurance, ang isa sa mga tinatanong dyan is if you are a smoker. Ay, that's right. Oo nga. Or non-smoker. Oo. Ang mga smoker, mas mataas ang premium. Yes, yes. So, ibig sabihin, kapag ka non-smoker ka, meaning, you know, the whole package na physically fit ka, cheaper ang insurance mo. So, generally speaking, cheaper ang lifestyle mo. Yeah, mas diba? Matipid yung premium sa premium. Mas matipid sa premium, right? Another thing. Pero yung mas mga ka-arki pala natin, na smoker, but they're thinking of quitting. Mm. So, syempre, when you get your policy, you get yung ano rated as a smoker. Yes. No? But I'm not sure, but I think if 2 years ka nang hindi nagsusmoke, you can have your premiums parang re-evaluated. Ah. Pwede mo sabihin doon sa financial advisor mo na, ay, 2 taon na akong quit sa paninigarilyo. Oo. Pwede nilang baguhin na mas mababa yung premium. Di ba? Marini-compute. Okay? Apart from that one, kapag physically fit ka, yung risk of diseases mas mababa. Ah, definitely. I mean, it's kind of obvious, pero it's, kumbaga parang common sense, so obvious siya, pero not a lot of people go into that. You know what I mean? Like for example, lower risk for diabetes, 'di ba? Cardiovascular, ano pa ba? Kidney disease, 'di ba? Para sa akin, hindi ka magme-maintenance, malaking tipid 'yun eh. 'Yun, 'di ba? So isipin mo na lang, kunwari, punta tayo ng diabetes. Pag hindi ka physically fit, diabetic o diabetic, magsha-shots ka, 'di ba? Merong kang maintenance, either insulin or metformin or whatever. Yeah. Oh, yung mga formin na yan. So, gastos yun. Di ba? Tapos, kapag na-bypass operation ka pa, north of 1 million, 2 million pesos. Di ba? Tapos, apart from that one, dun sa gastos mo, syempre, isipin mo rin yung lifestyle mo. Di ba? Lack of productivity. That's right, actually. Di ba? Just imagine, imagine kung inattack. Ang dami ng cases ngayon, ha? Na bata, mga mid-30s, 40s, ganyan, inaatake sa puso, then... Ah, talaga? Nauna sa atin. Okay, nauna sa atin. So, ibig sabihin, loss of productivity, loss of life, ganyan. Na-stroke ka, hindi ka makakatrabaho. And, you know, wag na lang natin isipin, yun yung quality of life as well, di ba? I mean, would you imagine spending like the next 20, 30 years of your life na naka-wheelchair ka lang because of stroke, di ba? So... yun, I think, yung non-financial pero kumbaga qualitative na ano na parang benefits din of being physically fit. Naalala ko yung nanay ko na sabi sa akin na trabaho ko ng trabaho, yung kinikita mo, pupunta rin yan sa gamot kapag nagkasakit ka dahil overwork ka. No? So, I think part of physical fitness or being healthy is having enough sleep or having enough rest. Yes. And not overworking. No? Yes, kasi sayang yung kinita mo, kumita ka nga ng malaki pero magkakasakit ka naman, dun lang din pupunta sa pagpapagamot mo, no? At maraming ano din, maraming nagkakaroon ng sakit because of stress kasi puro puyat. Okay? So hindi porke may abs, hindi porke maganda yung katawan. Disclaimer ha, mga ka-arki, hindi porke maganda katawan, healthy yan. Hindi yan yon. Marami ako, unfortunately, nakilala sa gym. Ito yung mga tipong bato-bato. they look healthy, no? Pero na heart attack. Tapos sa diet yon. Nasa isang class biglang hinimatay. Yung pala ang baba na nung sugar niya, hindi niya alam na diabetic siya. Pero kasi hindi mo alam sa fitness niya. Pero kasi masyado siya naging obsessed dun sa itsura niya. Oo. So, yung panlabas. Panlabas. Oo. Yung physique. Oo. Na hindi na pala kumakain ng carbs. Alam mo yun, kasi may mga no-carb diet. Loob. Oo. Yung loob. So, yes, physically, mukhang healthy. But in reality, hindi pala siya healthy na nung nag... dance class. Oh, dance lang 'yun ha. Well, mahirap 'yun kasi hip hop dance class. Nakakapagod. Sobrang kailangan niya ng energy, naubos yung energy niya. Alam mo 'yun, hinimatay siya. So, again, when we say healthy, it's not just sa physical but yung loob. Totoo 'no na maayos yung blood chem mo. Yes. Tapos
maganda yung disposition mo sa buhay. So kasama yung mental health dito. Tama. No? So may stress management ka. Yes. And I would say na kasama yung social life eh. Kasi part of our emotional wellness. Spiritual life, yung religious, ayan, kasama rin yan. So, maraming financial benefits ang pagiging healthy. So, to some, no, mas matipid ang buhay kasi wala kang maintenance. Wala masyadong gaso sa gamot. Yung premium, mas mababa. Hindi ka bumibili masyado ng alak, saka ng sigarilyo. Naku, kamahal na ng sigarilyo. Ah, bisyo. Mga bisyo, diba? Isang stick, 11 pesos. Isang kaha, dati 50 lang ngayon. Unahan. Alam na alam, ha? Narinig ko lang. Kasi hindi ko alam lang. Ayun. And of course, no, kumbaga, less expensive and more productive life. And you live a fuller life. And again, mga ka-arky, hindi kailangan magka-abs, hindi kailangan maganda yung katawan. Basta, I think... At saka yung, yung unfair advantage if you look good. You get more opportunities. Yes, may packaging. Diba? But yan. Again, no, mga ka-arky, dapat yung loob at panlabas, parehong healthy yan. Diba? You have the package and then you have the internal na maayos din. No? Kaya siguro sa mga ka-arky natin, sa, lalo na sa mga nagtatrabaho, kung meron kayong benefit na yung mga annual physical exam, please don't miss it. Okay? Tapos kung may nararamdaman kayo, okay, wag nyo, kasi ang mga Pinoy ganun, di ba? Yung pag may nararamdaman, ay mawawala yan, isasantabi. Magka-crowdsource sa social media. Or tibang matatakot kasi feeling nila pag pumunta ng doktor, then parang mamalasin, then saka sila mamamatay. I mean, you know, so just consult your family physician, your doctor. O sa barangay health center. Pwede naman magpakonsulta doon eh. Oo. Libre pa. Oo. At least meron kang professional advice. Hindi ka self-medicated or hindi nag-advise sa'yo yung kung sino man sa online na wala namang alam kung ano yung talagang nangyayari sa'yo. Facebook, ganyan. Saka at least, no, you know, I mean, for the next 20, 30, 40 years, yung kumbaga lucid yung utak mo, yung pangangatawan mo, you're able to enjoy your life with your family, with your loved ones, makaka-travel ka, di ba? Ay, oo. Kung naka-wheelchair ka lang, sabaldado ka kalahati, you can really enjoy it. So, kumbaga, it gives you a fuller life as a whole. So, ayun, ang ating benefits, financial benefits, and yung mga, ano na rin, benefits as a whole of being physically fit. So, I hope ay nagustuhan niyo itong video na to. Yep. Please give it a thumbs up and share it to your friends. And please remember to subscribe to our YouTube channel. Okay, so hanggang sa susunod natin na video. Bye-bye!